Naiiklian sa termino ng presidente, vice-presidente, mga kongresista, gayon din ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez. Bunsod nito, inihain niya ang resolution of both houses number 1, ang kauna-unahang panukalang batas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na layong amyendahan ang saligang batas. Layo nitong pahabain ang termino ng presidente at vice-presidente sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 5 taong termino na may re-election ng panibagong 5 taon sa parehong pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Aniya, hindi sapat ang 6 na taong termino upang maipatupad ang long-term programs at policies. Ito ay lalo na't nasa gitna pa ang bansa ng recovery at mahigit 12 trilyong pisong pagkakautang bunsod ng COVID-19 pandemic, mataas na presyo ng langis dahil sa Ukraine war. Sa kasalukuyan, 6 na taon ang termino ng presidente at hindi na maaaring ma-re-elect o maihalal muli, samantalang ang vice-presidente may 6 na taong termino din, subalit maaaring namang ma-re-elect ulit ng isa pang beses. Panukala rin ang resolusyong maiboto ang presidente at vice-presidente in tandem upang mahikayat ang strong party system. Ang mga mambabata sa House of Representatives panukala namang mapahaba mula 3 taon sa 5 taong panunungkulan na limitado sa 2 consecutive 5-year terms. Ayon sa resolusyon, ito ay dahil malakian niya ang responsibilidad na nakaatang sa mga miyembro ng House of Representatives. Itinulak ding magkaroon ng 5 taon mula sa 3 taong termino ang mga lokal na opisyal liban sa barangay officials. Sa ilalim ng panukala ni Congressman Gonzalez, isinulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng pag-convene sa Senate at House of Representatives ng 19th Congress sa isang Constituent Assembly. Inihain ito noong June 20 para sa first regular session ng 19th Congress. Sa July 25, nakatakdang magbukas ang 19th Congress, kulang 1 buwan matapos makapanumpa sa pwesto si PBBM. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga.